image or poster, your face, was not included on stage. Essentially, in the photos of candidates, no? And you blame Joy Belmonte. Yeah. You believe that it was sabotage. Sabotage. What makes you so sure? Do you have an issue with Joy Belmonte? Actually, Ma'am Karen, kasi I'm one of the closest friend of Bingbong Crisologo. Wait, kasi Joy is running for mayor. For mayor. Yes. Your opponent is Bingbong Crisologo. So during the rally in the Quezon City sa Amoranto, andun lang ako sa labas eh. Yeah. Hinihintay ko, including the AVP, pinapresent namin doon. Tapos sabi ng staff ko, binawalan nung organizer. Tapos sabi ko, tingnan niyo yung backdraft. Eh, wala yung picture ko doon. Hindi na ako pumasok. Pinabayaan ko na lang. So sabi ko, anyway, okay naman yan. But did you talk to Joy Belmonte about this? No, not yet. No, what about Herbert Bautista? Wala po. Wala po. Nothing, no one. Hindi naman kami magkakilala ni Herbert Bautista. Pero itong mahirap ngayon, no? Even if you are carried by the president, you are one of the official five. Yeah. Babago ko to. You do have local leaders who can choose who to endorse. Do you see this as a challenge? Yes, challenge yan. At ako naman, sinasabi ko sa kanila na, and even the president, sinabi niya, isa lang hinihingi ko, na dapat magkaroon tayo ng isang Muslim na Filipino sa Senado at makatulong sa akin. But did you tell Inday Sara, Mayor Inday Sara, I mean, what Joy Belmonte did? Sa staff niya, nag-usap kami na medyo naano rin si Mayor Inday Sara kung bakit nagkaganon. Mm-mm. At humingi naman po siya ng paumanhin, no? Sa nangyari. Kasi si Joy? Lately lang, hindi, si Mayor Inday Sara. Oo. Kasi hindi niya alam una eh kung bakit tawala yung picture ko doon. Kasi lahat ng mga sorties namin, andun ang picture ko. And in fact, isa si Mayor Inday Sara na talagang sumusuport sa atin para manalo tayo sa senador. So sabi ko, okay lang ma'am, wala akong problema. At least, anyway, that is the essence of culture of politics in our country. Wow. So, mahirap naman na magiging hipokritong tao na alam mo na hindi mo kakampi tapos ilagay mo pa doon. Eh, paano ngayon ang Quezon City has so many, I think more than a million voters. Yeah. Mm-hmm. What are you gonna do? I do believe na kaya ni Bingbong Crisologo yan. Napakaraming tao ni Congressman Bingbong Crisologo. So, what are you campaigning with Bingbong in QC? With Bingbong in Quezon City. So, yan ang ginagawa namin. And even our headquarter sa Quezon City, doon ko na rin siya pina-headquarter. Sa atin na lang tayo. So, dito. You are separate from PDP laban in Quezon City only. In Quezon only. City. Meron akong sariling headquarters sa Quezon City. But why would, let's say, Coco Pimentel tolerate this? I mean, he's the head of PDP laban. Hindi naman, kasi meron kami national headquarters sa Pasay. So, kailangan din, kasi maliit lang yung headquarters sa Pasay. So, kailangan namin ng malaking headquarters. Yung mga nag-sponsor ng mga tarpaulins, mga any paraphernalias. What is your message to Joy Belmonte? Well, kay Vice Mayor Joy Belmonte, sports lang to. Kailangan ipakita lang natin sa taong bayan kung sino yung karapat-dapat na mamuno sa Quezon City. Anyway, okay naman sa akin yun. Huwag na natin palakihin. At alam ko naman po na si daddy mo, kaibigan ko rin si daddy mo. Oh, but you didn't even talk to her dad about it. Meron nag-arrange. Ilang beses na yan nag-arrange na dapat mag-usap kami ni former speaker Sonny Belmonte. Pero ako kasi yung tao, Ma'am Karen, na kung kaibigan ko. Mahirap naman mamangka sa dalawang ilog. Lilipas lang tong election, pero kaibigan, mahirap mo hanapin. Okay.